Welcome to my channel. Kayo ay nanonood syempre sa walang kakwenta-kwentang vlogger na si Raymond San Jose. Yun nga. Kape tayo, kape. Ano lang, shoutout sa lahat ng viewers and subscribers. And special shoutout sa aking mga nieces, mga pamangkin na sina Jaylin, Misha, and Jaydin. Jaylin and Jaydin at sa akin nephew na si Alab Makisig at kay sa pang nephew na si ano sa mga nephews ko na sina Jexel, Arkin, Liam. At sa lahat ng aking relatives, shout out sa inyo lahat. So, yun. At syempre, shout out sa lahat ng viewers and subscribers. So, ito na, mabilisan lang. Medyo na, ito, matagal nyo nang ano, iniintay ito eh. Medyo na-miss nyo na to. Yung aking mga tips. So, kasi nung last December 25, naging tips ako eh. Nalasing, tipsy. Excuse me. So, yun. Dumako na tayo sa ating tips. So, ito. Ang tips na to para sa mga monetized na small YouTuber. Ito, ano eh. Ano yung frustration? Very frustrating to eh. Na ano, marami nag-struggle dito. Ano kasi, di ba, kailangan, para kumita ka sa ano, sa YouTube. Di ba naglalagay sila ng ads? Yung nga yun eh. Kaya ka na-monetize dahil doon. Nalagyan na nga nila ng ads yung mga videos nyo, mga vlog nyo. So, para kumita ka, kailangan, ano, kailangan hindi yun, ano, kailangan hindi siya skip. Hindi mo dapat skip. Eh, alam naman natin, suntok sa buwan na gawin ng isang, yung manood nga lang sa atin, ang hirap na eh. Yung hindi pa skip. Unless kung meron kayong may mga connection, ganun. Or basta very ano yan. Ano yan. Frustrating talaga sa mga small YouTuber yun. So, ano? Ito ang tips na gagawin ko para hindi skip ng mga viewers ang inyong ads. Ano lang, ito lang, isa lang gagawin nyo. Kukuha kayo ng ano, 10 alimango sa ano, sa bandang ano, sa bansang ano, sa Africa, sa may Nigeria. Sa Nigeria. So, pagpunta nyo ng Nigeria, hanapin nyo yung 10 lalaking alimango, no? So, syempre, pag nahanap nyo, nakausapin nyo. So, syempre, ano, pag nakausap nyo na, ano siya sa mga palaisdaan din, eh. Ang trabaho ng 10 alimango, naghahanap din sila ng mga diamante. Ganon. Naghahanap din sila ng diamante. Sabihin nyo, oy, 10 lalaking alimango, gusto nyo mabago ang buhay nyo. Ano, basta may dialect. Ganito yung dialecto ng alimango eh. Wash your desktop. Basta parang gano'n ah. Yung sabihin nun, kayong 10 alimango, gusto niyo mabago ang buhay niyo. Ang reply naman ng ano,
ng 10 limango. Masabi nila, opo, yun. Sabi mo, sumama kayo sa akin. So, ganito yun. Ano, yung alimango, dialekto ng alimango. Ang translate ko doon, ano, sa Tagalog, ano, sumama kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng makakalala na trabaho. Tapos yun, tumantuwa yung mga alimango, ano. Sabi nung isang alimango, yes, yes. Tapos yung iba, gano'n, salamat po, salamat. Yung iba pala, nagtatagalog pala sila. Sanay pala sila magtagalog yung ibang alimango. So, parang gano'n. Yan. So, dapat, tsaka dapat meron kayong 50,000. So, siyempre, papayag na yung pamilya nung 10 alimango, no? Yung mga kanya, asawa nila, kanya-kanya nilang asawa. Ang gagawin nyo bago kayo umalis, yung naiwan nilang ano, pamilya, bibigyan nyo ng tigli 5,000. So, 50,000 yun, 10 eh. Sabihin nyo, habang wala yung asawa nyo, magtatrabaho sa Pilipinas, bibigyan ko kayo ng tigli 5,000. Magtayo kayo ng sari-sari store. Yun. So, yun, pag... yun. So, alis na nga kayo, no? Tapos kukuha na nyo pa ng passport yung mga alimango. Yun. So, medyo maproseso lang, pero para din sa inyo to, eh. So, pagkakuha niya passport. Eh, pagdating dito, ikakwarantine pa kasi Africa yan, eh. Eh, iiwas ka sa Omicron. Kakwarantine pa yan ng mga 10 days. So, after 10 days, kailangan dalhin nyo sila sa, ano, fast food. Sa fast food, ah. Hindi na ako magbabanggit. Wala naman, di ba ako babayaran ng mga fast food niya. Sabi, tapos yun nga, pagdali mo sa, ano, pakakainin mo sila. Yung, kung di nyo maitatanong, yung mga alimango, ano yun eh, mahilig sila sa spaghetti, tsaka manok, mga ganun. So, yun. Tapos, pagkatapos nyo kumain sa fast food, ano, dadalhin nyo na sila sa bahay nyo. So, pagkadalhin nyo sa bahay, ano lang, gagawa kayo ng video. Yung video, ano yon? Yung mga alimango dapat, mayroong hawak na, ano, lahat sila mayroong silang hawak na kandilang itim. Tapos, iikot sila sa rounding, paikot sila yung sampo. Tapos ikaw yung nasa gitna. Tapos mayroon kang, ano, tapos nakapul, ano kayo, nakaitim kayo lahat, nakaitim kayo na saya. Yun. Habang umikot sila, ayun, sa surrounding area mo, nakapalibot sila sa'yo. Umikot sila, may hawak na ano, kandilang itim. Tapos ikaw naman, may hawak ka din kandilang itim na ano, medyo malaki. Parang ganito kalaki siya. Hawak mo siya pa ganun. Nakaganun ka. Yung kandilang itim na malaki. Tapos yung parang napoposes ka, ganun. Ganun. Tapos magsasalita ka ng Latin. Sabi mo, ano, yung Santo Espiritu, gaganon-ganon ka. Santo Espiritu, ganon. Mga ganon-ganon. Como esta, mga ganon. Tapos, yung, basta mga ganon. Basta kahit anong Latin, basta ganon. Yun, tapos i-upload mo lang yon. Pag na-upload yon, yung mga kapanood nun, parang mahihintay sila. Tapos, may mga ads dun eh. Yung ads dun, hindi na sila mag-i-skip. Yun. Hindi na sila mag-i-skip dahil nagawa mo yung tamang proseso eh.
So, basta kasama lagi yung sa vlog niya yung 10 alimango na galing Nigeria. Pag in-upload niyo yun, ano yun? Lahat ng manonood doon, automatic, hindi na mag-i-skip ng ads. So, doon na kikikita. So, dyan nagtatapos ang ating tips para hindi na mag-skip ng ads ang ating mga viewers. So, ito. Yan lang po. Salamat po. Sana po nakatulong. Thank you.